Si Dina at ang Prinsipe. Noong unang panahon, may isang dalaga na sa taglay nitong kagandahan, nabibighani ang lahat ng nakakita sa kanya. Marami ang nakapagsabi na may taglay siyang liwanag na parabang isa siyang anghel. Naaamoy ng mga tao kahit sa malayo ang bango ng kanyang mga damit na parang nilabhan ito sa napakaraming rosas. Sinasabi ng lahat na nakakausap niya na siya ang pinakamagandang boses sa buong mundo. Siya si Dina. Anak siya ng tagagawa ng pabango. Isang araw, napadaan doon ang prinsipe ng buong kaharian at nalanghap niya ang napakabangong amoy ng rosas na agad na nakapagpatigil sa kanya. Noong ding mga oras na yon, lumabas naman si Dina sa hardin at nakita siya ng prinsipe. Napaibig siya dito sa unang sulyap pa lamang. Umuwi siyang walang ibang nasa isip kundi si Dina at wala nang iba pa. Mahal, anong nangyayari sa anak natin? Kailangan natin siyang kausapin. Kaya naman pinuntahan nila sa kwarto ang kanilang anak. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Nakikita naming hindi ka naaktibo dito sa palasyo. Hindi ka na rin nakikipagkaibigan. Ilang araw ka nang hindi kumakain, iho. May problema ka ba? Sabihin mo naman sa amin, anak. Patawarin niyo po ako, ama, ina. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang anak na tagagawa ng pabango. Hindi siya prinsesa, pero siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Mahal na mahal ko na po siyang talaga. Eh, ano naman kung hindi siya prinsesa? Kung mahal mo siya, ipapatawag ko agad ang tagagawa ng pabango para humingi ng permisong magpakasal sa'yo. Talaga po? Salamat po, ama. Teka, sandali! Ano yun, mahal ko? Alam kong pwede tayong humanga sa kagandahan ng isang tao. Pero may mas importante pang bagay bukod dito. Kung sakali bang mawala ang kanyang kagandahan, mamahalin mo pa rin ba siya, anak? Tama ang iyong ina. Pag-isipan mong maigi, anak. Pansamantala lamang ang kagandahan. Alam ko po yun, ama. Yan ang dahilan kung bakit nahiya akong sabihin sa inyo ang lahat ng ito. Gusto ko siyang mahalin ng buong buo. Kung ganon, maghintay ka ng isang taon. Umalis ka at maglakbay. Mamuhay ka na para bang hindi mo siya nakilala. Huwag mo siyang banggitin kahit na kanino. At kung mahal mo pa rin siya pagkalipas ng isang taon, ipapakasal ko na kayong dalawa, iho. Sige po, ama. Gagawin ko po. Naglakbay nga ang prinsipe sa malalayong lugar. Namuhay siya na parang hindi niya kailanman nakilala si Dina. Hindi niya ni minsan binanggit ang pangalan nito. Pero gayunpaman, mahal pa rin niya ang dalaga. Pagkalipas ng isang taon, agad na nagpadala ang hari at reyna ng sulat ng paanyaya sa tahanan ni Dina para pakasalan nito ang prinsipe. Ama, salamat! Papa, ano pong gagawin natin? Isang taon ka nang hinihintay ng prinsipe, Dina. Matalino at matapat ang ating prinsipe. Totoong iniibig ka niya. Pero paano po kung mapahamak siya ng dahil sa akin? Magtiwala ka sa puwang may kapal. Magtiwala ka sa buhay na ibinigay sa'yo, iha. Kung ganun, sasabihin natin sa hari na mananatili ako sa palasyo ng buong araw. Pero uuwi po ako dito pagsapit ng gabi. Sige, ako lang bahala. Pumunta ang ama ni Dina sa palasyo. Ibinahagi niya ang kagustuhan ni Dina sa mahal na hari. Mahal na hari, ikinagagalak namin tanggapin ang iyong imbitasyong kasal. Pero may isang kondisyon ang anak ko bago siya pumayag. Sa pagtira niya dito, mananatili siya sa buong araw sa palasyo. Pero papayagan niyo siyang umuwi sa bahay tuwing gabi. Sa totoo lang, mukhang kakaibang hiling niyo, Ginoo. Ngunit kung papayag ang aking anak, eh, sige, hahayaan kong gawin nilang mag-asawa ang gusto nila. Naganap ng isang napaka-ingranding kasalan. Masayang-masaya silang dalawa. Kahit alam ng prinsipe na kailangang umuwi ni Dina tuwing gabi, masaya naman siyang makakasama na ito ng buong araw. Ngunit hindi niya inaasahan na nangyari ng sumunod na araw pagkatapos ng kasal. Bakit umuwi ka agad sa iyong ama pagkatapos ng kasalan? Gusto ko lang malaman. Masaya ka ba? Tignan mo ito, may dala ko para sa iyo.
Gusto mo bang sumama sa akin maglakad sa labas? Ha? Nagtagal ng ilang buwan ang ganitong sitwasyon. Gabi-gabi, umuuwi si Dina sa kanyang ama. Pagsapit ng umaga, bumabalik sa palasyo si Dina. Buong araw lamang siyang umuupo sa tabi ng bintana na hindi man lang tumitingin sa prinsipe. Mahal na mahal ng prinsipe si Dina, kaya hindi niya magawang magalit dito. Mahal mo ba ako, Dina? Sabi mo sa akin kung paano kita mapapasaya. Masaya na akong tumingin ka sa akin ngayon. Salamat. Totoong mahal ng prinsipe si Dina, ngunit nalulungkot siya tuwing naiisip niya na hindi niya ito mapasaya. Isang araw habang naglalakad siya sa kanilang hardin, nakasalubong niya ang kanyang kaibigang hardinero. Mahal na prinsipe, nalulungkot akong makita kang hindi masaya. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Hindi ko na alam ang gagawin ko, John. Walang araw na hindi umuwi si Dina sa kanyang ama tuwing gabi. Pagdating niya ng umaga, hindi niya ako kinakausap o tinitignan man lang. Mahal ko siya pero hindi ko alam kung paano siya pasasayain. Anong gagawin ko? Ah, meron akong bagay na makakatulong sa'yo. Dalhin mo ito, mahal na prinsipe. Ihalo mo sa tubig ang laman ng pulang bote. Kapag ininom mo ito, maglalaho ka at walang sino man ang makakakita sa'yo. At kung gusto mong bumalik sa dati, uminom ka naman ng tubig na hinaluan nitong laman ng berdeng bote. Huwag mong kakalimutan ang sinabi ko sa inyo. Maraming salamat, John. Kinagabihan, ginamit ng prinsipe ang pangpalaho. Sumakay siya sa karwahe kasama si Dina na pauwi sa kanyang ama. Umawit si Dina at ang mga anghel, taglay ang pinakamagagandang boses nila. Umawit sila hanggang umaga, hanggang sa patigilin ito ni Indra. Panginoon, gusto ko pong... Hindi pa panahon, Dina! Pagbalik sa palasyo, ininom ng prinsipe ang tubig sa berdeng bote. Agad niyang kinausap si Dina. Dina, meron akong kakaibang panaginip kagabi. Nakita kita sa isang karwahe kasama ang isang anghel at kumakanta ka sa harapan ng hari ng kalangitan. Pero, hindi ko maiwasang maramdaman na meron kang dinaramdam. Ano ba talagang problema, mahal ko? Nang gabi ding yun, muling nagpalaho ang prinsipe at sumama kay Dina, pauwi sa kanyang ama. Naghihintay sa kanya ang anghel at ang gintong karwahe. Nakikita ko naghihirap ang prinsipe at wala akong magawa para tulungan siya ngayon. Mahal mo ba talaga siya, Dina? Higit pa sa buhay ko, pero hindi ko pa rin ito masabi sa kanya. Sandali pa at nakarating silang muli sa palasyo ng kalangitan. Nang gabing yun, napuno ng magagandang dekorasyon at diamante ang bulwaga ng kalangitan. Sa gitna nito, naroon pa rin ang malaking sulo katulad ng nakaraang gabi. Purihin ang hari ng kalangitan! Simulan na ang konserto! Umawit muli si Dina at ang mga anghel. Ito na yata ang pinakamagandang boses na pwede mong marinig. Umawit sila hanggang umaga, hanggang sa patigilin ito ni Indra. Panginoon, kasi po... Hindi pa maaari, Dina! Pagbalik sa palasyo, ininom ng prinsipe ang tubig sa berdeng bote, muli niyang kinausap si Dina. Dina, nanaginip ako ulit ng kakaibang panaginip kagabi. Nakita kita na sa isang karwahe kasama ang isang anghel at kumakanta sa harapan ng hari ng kalangitan. Pero napakalungkot mo. Malungkot para sa isang taong mahal mo.
Bakit ka malungkot, mahal ko? Ikinagulat ito ni Dina. Matsagang nag-antay ang prinsipe at sa wakas, nagsalita na rin si Dina. Totoo bang napanintinipan mo ito lahat? Parang ganun na nga. Mahal kita, Dina. Sabi mo sa akin ano bang nagpapahirap sa'yo? Kung talaga mahal mo ako, huwag mo na ako susundan ngayong gabi, naintindihan mo? Sige, ikaw ang masusunod. Nang gabing iyon, hindi nga sumabay ang prinsipe kay Dina. Sumakay silang muli sa gintong karwahe. Dina? Kinausap mo ba talaga siya ngayon? Oo. Alam mo bang ibig sabihin nun? Bahala na. Nang gabing iyon, umawit sila ng buong gabi sa palasyo sa kalangitan. Kinaumagahan ng patigilin ni Indra ang konsyerto. Panginoon, ano po? Hindi pa! Nakipag-usap ako sa kanya. Ano? Kahit alam mong... Nakapag kinausap ko ang asawa ko, bago pa man magkaapoy ang sulo sa pag-awit ko, mawawala ang kagandahan ko at kabataan ko. Oo! Pero ginawa mo pa rin! Mahal niya ako! At mahal ko din siya! Hindi ko na kayang nakikita siyang nahihirapan. Mas maigi pang mawala ang iniingatan kong ganda at iwanan niya kaysa naman magkasama kami pero nasasaktan ko lang siya. Kung ganun! Sige! Pagsapit ng umaga nang muling puntahan ng prinsipe si Dina, nakita niyang nasa sulok ito at hindi humaharap sa kanya. Tinawag niya ito. Dina! Humarap si Dina. Iba na ang itsura at hindi na tulad ng dati. Wala na ang kislap sa kanyang muka at puno na ito ng peklat. Patawarin mo ko. Nasa ilalim ako ng sumpa na kapag kinausap ko ang asawa ko, bago maapuyan ang sulo sa aking awit, mawawala ang aking kagandahan. Ngunit hindi ko kayang saktan ka na matagal. At ngayon, heto na ako. Sa wakas, kinausap mo din ako. Nagawa mo talikuran ng kagandaan mo para lang sa pag-ibig mo sa akin, Dina. Hindi na nagbago ang tingin ko sa'yo. Mahal kita! At mananatili kang pinakamagandang babae sa aking paningin. Ito ang apoy ng tunay na pag-ibig na marunong magsakripisyo. Hindi nagtagal, bumalik sa dati si Dina. Dina, nagbalik ka na! Patawad dahil nasaktan kita. Ngayon, hindi na kita iiwan kahit kailan. At sa wakas, nakamta na din ang prinsipe ang pagmamahal ni Dina. Namuhay sila ng masaya sa piling ng bawat isa na may buo at wagas na pag-ibig.